Alright, mula kay Melv's Castle, arestadong Chinese, ipapatapon na, papalayasin lahat ng illegal Chinese sa Pilipinas, uubusin lahat. Panoorin natin to mga tol, mula kay Melv's Castle. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga tol. 167 Chinese national arestado at ipapatapon na sa China. Pero bago tayo mapunta dyan, itong Chinese spokesperson na babaliw na ata. Tayo. Itong si Wang Wenbin. Ayan, buwang na nga eh, Wang Wenbin eh. Tayo mapunta dyan, itong Chinese spokesperson na babaliw na ata. Bakit? Tayo pa ang sinabihang nag-iimbento ng kwento sa pagtatambak ng durog na korats. E papaanong gumagawa tayo ng kwento? Anong ibig nilang sabihin? Anong ibig sabihin ni Wang Wenbin na tayo yung dumurog ng corals at nagtapon dyan? Ganun ba yun? Pilipinas, mga Pilipino, ang dumurog ng mga corals na yan at itinapon dyan, itinambak dyan. Tayo ang gagawa ng isla. Eh di ba gawain nila yan? Din siya na itinatanggi nyo pa. Wala raw basihan ang Pilipinas sa akusasyon nito. Di daw bubuo ang China ng artificial island. Wala na eh. Na sila eh. Tawag dito, bigo na yung plano nila. Pahiya na sila. Kaya talaga pinagtatakpan na lang nila eh. Pilipinas sa akusasyon nito. Di daw bubuo ang China ng artificial island. Eh sino ang nagtatambak dyan? Napaksinungaling talaga nitong Chinese spokesperson. Nakanan to mga kengkoy eh no. Doon nasa may sandy kay, di ba may mga ano doon eh. May mga patay na corals din doon, may mga durog na corals. Nagpunta doon yung mga scientist na, Filipino scientist na mga biology, di ba? Tapos habang pinag-aaralan yun, biglang dumating yung helicopter ng PLA Navy, ng China. Di ba? Pinahanginan sila ng matindi. Biruin mo. Eh kaninong mga ano yan? Kaninong mga tambak ng corals yan? Kanila yan eh. Oh, tapos hindi sila gagawa ng isla. Anong ginawa nila? Pinagpapatay lang nila yung corals? Wala lang, trip lang nila? Lakas ng tama talaga sa utak nito mga to. Napaksinungaling talaga nitong Chinese spokesperson. Tinalo pa si Huda sa sobrang pulaan. The Philippines has repeatedly spread humors, deliberately vilified China. And try to mislead the international community. And try to mislead the international community. May maniniwala pa ba sa inyo? So tingin nyo ba ang international community maniniwala pa sa inyo? China urge the Philippines to stop making responsible remarks. Oh, bilang isang Pilipino, ano masasabi niyo diyan? Dito sa pinagsasabi nito ni Wang Wenbin. Kaying ko eh. Face up to the facts and return to the right track of properly handling maritime disputes through negotiation and consultation. Abnoy pala tong mga to eh. Eh sila yung mahilig mag-water cannon dyan, ano, negotiations and consultation dyan. Pwede naman kayo makipag-usap ng maayos at saka hindi yung inuutusan nyo Pilipinas, di ba? Ang problema kasi dito sa mga incheck na to mga tol, maikipag-usap pero ang gusto nila sila masusunod. Anong klaseng paikipag-usap yun? Niayaw nga nilang tanggapin ang facts na sinasabi nila. Di ba? They can't accept the facts na talo sila noong 2016 pa. Sa arbitral ruling, sa UNCLOS, talo sila. Ibig sabihin ba nun, hindi nila kinikilala UNCLOS? Eh, nakapirma sila dun eh. Asignatory sila dun eh. Di ba? Kung hindi ba naman mga kengkoy itong mga to? Uubusin lahat ng Chinese national sa Pilipinas sa katunayan. Hindi naman lahat. Meron kasi mga legal na Chinese nationals na nandirito sa Pilipinas. Mga may dokumento, may dokumento. Kumpleto sa lahat sila. Talagang iba dito na nakatira ng mahaba ng panahon.
may mga bahay na sila rito, may mga pamilya na sila rito, 'di ba? Yung mga illegal lang, yung mga illegal na gumagawa ng kalokohan dito sa Pilipinas, yung mga undocumented, yung mga tourist lang dapat pero overstay na rito, yun yung mga ipapa-deport, yun yung mga pinadeport din. Yung 167 dapat yun kaso yung isang babae daw may kaso dito sa Pilipinas kaya hindi isinama dun sa 166 na pinadeport. 167 Chinese national ay papatapon ngayon sa China. Hindi nakasama yung isang babae. Sabi nga ganun ng isang tagapagsalita, pagdating daw, pag-apak daw ng Shanghai, mga kriminal na to mga to. Kasi dito daw sa Pilipinas, ang trato sa kanila, victim din. Grabe, no? Lambot ng Pilipinas, mga tol. Ito yung illegal na naaresto sa Bambang Taklak, kung saan nandoon yung mayor nilang di na daw matandaan lahat-lahat. Dapat sinama nyo na yung mayor na ipatapon sa China. Yung mayor nila mukhang Chinese din eh. Daan lahat-lahat. Dapat sinama nyo na yung mayor na ipatapon sa China. Nila mga CSR lamang sila, customer service representative. Pero sa malalimang investigasyon, sila po talaga ay nagsasagawa ng investment scam, love scam at saka mga cryptocurrency scam. Mga scammer? Actually, sa ilalim ng legal na pogo, nagtatago yung mga scamming activities ng Sun Wan. Kaya lahat po ng mga itong i-deport natin ay mga scammers po lahat itong mga ito. Scammers sa China na nagtatago sa Pilipinas. Ganyan ang sistema ng mga Chinese national na naaresto ngayon. Sa China kakasuhan ang mga to at doon daw ikukulong. Na merong mga foreign nationals na binubugbog doon sa Bamban. May mga nakuha kami mga videos. Unfortunately, yung mga binubugbog ngayon, hindi ho natin nahanap doon sa mga initial na mga surveillance natin nung nakaraang taon. Pero nitong February 28, pinalad po tayo, merong isang Vietnamese national na nakatakas at nagkwento sa atin sa mga nang ginagawa sa kanila doon sa loob ng Bamban. Pag napag-alamang peke lahat ng dokumento ng mayor ng Tarlac, makakasuhan to sa loob na mismo ng ating bansa. Yan ang maganda, diba? Dito nilang pahirapan. Kung mapapatunayan na hindi naman pala talaga siya Filipino citizen, ay siya po ay pwedeng maging liable o makasuhan ng perjury. Yun nga eh, di ba? Yung napanood natin kanina dito sa Net25, mga tol, binati siya nung naging mayor siya. Binati siya dun sa China. May mga lumalabas na mga picture ng isang pahayagan sa China. Binati siya na pag itatranslate mo sa Tagalog daw, isa pala siyang half American, half Chinese, mga tol. Grabe, no? Wala talaga siyang dugong Pinoy. Hindi naman kasi lahat ng nagtatagalog siguradong Pilipino eh, mga tol eh. 'Di ba? Sapagkat pinanumpaan po yung mismong certificate of candidacy. Pero again, hindi po nire-require ng ating batas na magsasubmit ng dagdag na dokumento para lang patunayan na ikaw ay of age, wala pong birth certificate requirement, para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen, wala rin po requirement na ganun. Yun nga eh, no? Walang ganun kasi sa ano eh, sa COMELEC eh. Magsasubmit ka ng certificate of candidacy, hindi ka na i-require pa na birth certificate mo, ikaw ba talaga'y Pilipino? Pero dapat alam mo sa sarili mo na wala kang itinatago kasi once na may nagreklamo sa'yo at napatunayan na talagang ikaw ay hindi naman pala Pilipino pero nag-submit ka pa rin ng certificate of candidacy, yun pwede ka makusuhan. O eto na nga, no? Eto na nga si Mayor. Do wala kasing nagreklamo sa kanya kaya siya na upong mayor. Birth certificate requirement para lang patunayan na ikaw ay Filipino citizen, wala rin po requirement na ganun. O kaya isasubmit mo yung iyong voter's ID o voter certification, wala pong ganun. Ipipresume ng COMELEC, sabi ng batas, na yung deklarasyon mo lahat ay tama until may mag-file ng disqualification o cancellation ng iyong candidacy na isang registered voter. Ang COMELEC po ay ministerial ang duty namin. Ano po ibig sabihin? Wala po kaming karapatan na tumanggi sa pina-file na certificates of candidacy. Basta po kompleto ang lahat ng items doon, walang blanco, tatanggapin po namin yan. Kahit pa nga maaaring mali ang deklarasyon o nagsisinungaling, maliban na lang kung later on may magpa-file po ng disqualification. So again, hindi po namin kilala ang lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Kung kalahating milyon po yan, hindi naman namin alam na hindi pala sa Pilipino. Yung nga din naging issue dati kay no? Kay Senator po, 'di ba? Sabi American citizen daw siya, mga ganung-ganong issue. Pero hindi rin naman napatunayan, mga tol. So eto na nga, no, lumabas sa investigasyon nila na talagang maraming mga misteryo ang natatago sa likod ng pagkatao ni Mayor. Biro mo, 2021 lang siya naging register voter.
Hindi siya transferee, meaning hindi siya nakarehistro sa kahit nasa amang lalawigan o bayan. Talagang new applicant siya bilang isang voter. 2021, tapos 2022, mayor na agad. Wala siyang record ng birth, 17 years old na siya noon, 2003, nung na-rehistro siya pagpanganak niya. Yung 17 years old na siya kung kailan na siya nagkaroon ng register. Tapos, maraming mga bagay na talagang questionable sa kanya, mga tol. Grabe, wala rin siyang record ng pag-aaral dahil sabi niya homeschool lang daw siya. 'Di ba? Ang dami talagang Hindi namin alam kasi siya pala ay hindi of age. Dapat po may magpa-file na disqualification. Sa kalagayan po na naturang personalidad, sa verification po namin, wala pong nag-file ng disqualification sa kanya bilang isang kandidato. In fact, nung nagparehistro siya noong April ng 2021 bilang botante, wala po ni isang nag-oppose sa kanyang application for registration kung kaya ito ay na-approve ng election. Marami. Ano, diba? 2021? Patayong hindi na nalaman at kasalanan ni Duterte ang lahat. Ba't napakaraming Chinese national ngayon sa Pilipinas? Anong ginawa mo? Tatay Diggs, anong ginawa mo? Pasok lang ng pasok eh. Si Duterte talaga ba ang dapat sihin dito? I-komento sa baba ang yung salob. Ayoko na magsalita tungkol dyan, pero ano sa tingin ninyo mga tol? Kasi si Alice Gori na may sabi, tinulungan siya ng nakaraang administrasyon eh. Well, comment ka na lang sa ibaba mga tol, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.